maski na may titulo, dahil dapat ang prioridad ay konserbasyon at proteksyon. At yan ay kinoconserve at kinoprotect dahil magugunaw na ang mundo sa init at sa baha. Dahil sa pagwawalang bahala sa ating mga batas, ay mali po ang inyong interpretasyon ng aming ginawang batas. Nagdidiin pag nagpe-presentation kayo kasi nakikita pa yung depekto nyo eh. And before I continue my discussion, I'd like to suggest po to allow Region 7 to present or I don't want to hindi mo sagutin ng answer. Sabi ni Senator Legarda, ayaw na namin ng presentation, gusto namin answer. De, kung meron... Sa Mount Apo, sino ang PAMBI? Nag-issue ng PAMBI? Ikaw rin, Gilbert? O, ikaw magsalita eh. Ikaw pala lahat eh. Kaya ka siguro na-promote. Magandang araw Pilipinas, live tayo sa Radyo Bravo at Bravo News at pag-uusapan natin ngayon ang may kaugnayan dito sa kontrobersiya sa itinayo na resort sa gitna mismo nitong Chocolate Hills, no? Doon sa may Bohol province at batay doon sa nangyaring Senate hearing. Nako po, nagwala, no? Sabihin natin nagwala itong si Senator Loren Legarda dahil nga sa ika nga para daw pinaglaruan ng mga opisyalis ng DENR itong batas na kung saan siya mismo ang may panukala. Alam naman natin na itong si Senator Loren Legarda kilala sa kanyang advokasya na clean and green at ganun din sa environment, no, sa pangkalikasan. Kaya kung mapapansin ninyo, talagang parang lumalabas na ang litid sa kanyang leeg dahil ayaw tanggapin nitong mga taga DENR ang kanyang reasoning na hindi dapat tayuan ng kung ano-anong mga instruktura para kumita, no, ang mga protected areas tulad ng Chocolate Hills dahil nga ang principle ng batas na yon ay na protected dapat, no, poprotektahan. Ang gagawin ay ang may kaugnayan sa kalikasan, hindi sa pera. Kaya panoorin natin ang nangyaring Senate hearing sa Senado. Simple lang po ang katanungan at tama po ang aking makasamaan sa sinabi. Ginawa po natin yung batas para proteksyonan. Ayon sa ating batas, ang PAMBI, ang Protected Area Management Bureau, na ang head po ng bawat PAMBI ay yung Regional Executive Director ng DNR, siya po ang chairman. Sa ilalim po ng red, nandyan po yung regional director ng MGB, Mines and Geosciences ng region, at sa ilalim din ng red ay yung EMB ng region, Environment Management Bureau, maliban syempre sa central, sa Maynila. Ang mga miyembro ng PAMBI ay samutsari na nakasaad po sa batas. Ang mga PAMBI po ang siyang nagtatalaga kung ang ating tinalaga na protected area ay magiging multiple use zone at strict protection. Sa aking pagkaalam ay dalawa, sinimplehan na lang nila, multiple use. So, ang multiple use po na ito, ano, agrikultura, tama Senator Villar, okay yan. Hindi dapat may mga settlements o mga negosyo na sinisira yung aming konsepto na sabi ni Senator Binay sa protection nga ng protected area. Kaya nakaka-shock na, let's say, yung sinabi niyong dineklara na multiple use, mamaya tatalakayin, ng Bohol ay 97% multiple use. Ngayon, tinatalakay niyo ang Davao, ang Mount Apo, na ang dami rin mga seeming violations. So, wag pong pasa-pasa. One year pa lang po ako. Bago pa po ako. Kasi madali po eh. Tingnan lang yung petsa na tinayo, yung settlement, yung resort, kung ano man. At kung sino ang
chair ng Pambi noon ay yun yung regional executive director ng DNR na sigurado ako nandyan pa. At yung taong yun ay dapat kaya niyang sagutin. Maliban dyan, yung pag-issue nga ng ECC, maski sabihin yung multiple use yan sa Pambi at chair dyan ang DNR na regional executive director, sabi mo nang nakalusot at maluwag ang Pambi, ay dapat yung pag-issue ng ECC ng EMB region ay hindi binibigay kung maluwag man ang pag-interpret ng chair ng Pambi na DNR Regional Executive Director. And I will ask more questions when it comes to Bohol. I will leave it to my colleagues itong sa Davao. Pero yung konsepto na pinag-uusapan po natin sa Davao ay applicable sa Siargao, applicable sa lahat ng protected areas, including and especially Bohol. So, Madam Chair, may I request the DNR to state who was the regional executive director chair of Pambi who issued the management plan and allowed the multiple use zones that all the settlements were granted during the time. And this question, aside from Davao, will also pertain to the Bohol protected area of the Chocolate Hills. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Give the names na lang. Tinanong niya na, give the names. Sino yung in charge nung bigyan niya? The red of Region 7 may be able to provide the answer. Hindi, ganito po. Ang tanong ko po, Madam Chair, Davao pa po ang inyong pinag-uusapan. Kasi I see the frustration of my colleagues. Pinapasa-pasa po kayo. Ay, bago lang ako dito. Ay, hindi pa ako noon, etc. So, from Davao, punta po tayo ng Bohol. Yung sa Davao, sabihin nila, sino ba yung red nung panahong yun? Ako, dediretsuhin ko na. Kaibigan ko na ng DNR, pero I want answers. Sa Bohol, sa aking pagsaliksik, ang red yata nung panahong yun ay ASEC ngayon, Gilbert Gonzalez. I know Gilbert. So, siguro, pag dating natin sa diskusyon ng Bohol, siya yung regional executive director noon na nagbigay ng permit sa Chocolate Hills, dapat sagutin ng DNR, namely si former RED, ngayon naman ay ASEC na si Gilbert Gonzalez. Tapos alamin din natin, meron din nagbigay ng isa pang let me see. Yung sa Captain Speak, dalawa yung pumirma eh. Central Visayas Director at the time, Gilbert Gonzalez, correct me if I'm wrong. Another one is a DNR Central Visayas Director, Paquito Melicor. Ito yung July 14, 2022 na inendorso yung Captain Peak's report. Kasi pag ang tatanungin po natin, Madam Chair, yung nakaupo na sumasagot, USEC, hindi ko po alam, sa next hearing, etc. Simple lang po, sagutin ng mga nakaupo nung panahong yun na nagbigay ng permit para matuon po natin ano ba yung problema ng batas o ng Pambi o ano ba ba ang gaps at kailangan merong managot. Hindi pwedeng puro hearing lang. I would like to hear from the DNR their answers to my very basic and simple queries. Thank you. Hindi, ito yung ano, Pambi is Gilbert Gonzalez, ECC is Mount Apo, Chocolate Hills is ang Pambi is Gilbert Gonzalez, ang ECC is Melicor. Oh, tapos doon sa sa Mount Apo, sino ang Pambi? Nag-issue ng Pambi? Ikaw rin, Gilbert? O, sino ang ECC? Wala pa ang ECC, ma'am. O, so, ikaw magsalita eh. Ikaw pala lahat eh.
Kaya ka siguro na-promote. Yes, ma'am. Thank you, Madam Chair. Indeed, ma'am, I was the Regional Executive Director of Region 7 when Resolution Number 1 was issued in February 15, 2018. But I'd like to explain first, ma'am, that when this was submitted to the PAMBI, this was the time when there was Presidential Proclamation 333, which declared that the flatlands of the Chocolate Hills are considered to be multiple use zones and being alienable and disposable lands. Who declared the presidential proclamation? Time of President GMA, ma'am. But I think they are doing this because they want to develop it as agricultural land, not ano. Yes, diba? Ma'am. Ang palaging ang reason why they declare it like this is because nagko-complain yung mga farmer and they want to plant. There's nothing wrong with people planting in near the protected area. But what you did is to establish resort and businesses in the protected area. That's a different story altogether. So or explain to me what came into your mind na yan ang gagawin mo. Yes, ma'am. Bibigay ko po lahat ng detalye. No? So, ASEC, yung mga in-between ba ng Chocolate Hills, lahat yan titled na? Yes, ma'am. Kanina pre-present po yung ano, and 2.5% lang po ang titled ang timberland within the entire area of the Chocolate Hills National Park. So 97.5% of the entire Chocolate Hills are alienable and disposable. Maliwanag po sa ating ginawang batas dahil ako po yung principal author ng INIPAS na sakop po ito at kayo po ang nag-sponsor sa floor. Kung maalala po ninyo, nung 2018 na sinusponsor nyo to, tinanong ito sa floor. Kaya natin linagay sa INIPAS law at babasahin ko. In the development of the CLUPS and the barangay development plans up to the barangay level, due consideration shall be given to the intended for conservation and biodiversity as well as the objectives for protected areas to keep human habitation and environmental conservation in harmony. Hindi po natin linagay na gusto natin ito para sa kabuhayan, na kumita, ang mga tao. Linagay po natin habitation, environmental conservation in harmony with the principal objective of biodiversity conservation. Hindi po kaya at nararapat sabihin ng DNR kasi sinabi naman nyo eh, kasi may presidential proclamation nung panahon ni GMA eh. Kasi pwede naman alienable and disposable kasi pwede naman patituluhan. Maski na may titulo dahil dapat ang prioridad ay conservation at protection at yan ay kinoconserve at pinoprotect dahil magugunaw na ang mundo sa init at sa baha dahil sa pagwawalang bahala sa ating mga batas ay mali po ang inyong interpretasyon ng aming ginawang batas. Alam ko po yun dahil ako po ang principal author. Alam po ni Senator Bilyan, siya po ang nag-sponsor nito. Yun po ay pinag-usapang masusi. Kaya hindi po nyo kayang gamitin ang AMD na reason. Ah, may titulo eh. Ah, may titulo? Maski ano na lang gagawin, respetuhin ang biodiversity conservation. Pakisagot po ng mga nananagot ang aming katanungan. Hindi PowerPoint ang sagot, salita. Iintayin ko po, Madam Chair. Ma'am, before I continue my discussion, I'd like to suggest po to allow Region 7 to present or I don't want to represent the presentation, but hindi mo sagutin ng answer. Sabi ni Senator Legarda, ayaw na namin ng presentation, gusto namin answer. Yes, ma'am. De, kung meron kung ilalo kayong nagdidiin pag nagpe-presentation kayo kasi nakikita pa yung depekto nyo eh. At yan po ang ating live report may kaugnayan dito sa nangyaring Senate hearing. Kaugnay dito sa itinayo na resort sa loob ng Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Ito po si Neb Castillo nag-ulat para sa Bravo News.